Hi, for the vlog is your star. Sa laban na, nagsimula na yung September. Ngayon kasi ay September 6, 2024. And ano nga, unang araw pa lang ng September, nakapakinig na ako ng awiting Pampasko doon sa Lucena. And totoo naman yon, sige naman yun kasi nung mali na ng pag-vlog ko. Pero plano ko kasi, kung luloobin ng Diyos, na talagang plano ko na yun, makapaggawa ako ng isang parol. Ano, meron kasi akong experience na gumawa ng ganito. And ilan naman talaga nung bata pa ako, tumira kami sa Pampanga. Nanay ko, papa ko, and yung may papa ko, napadestino sila sa Pampanga at San Fernando. And then kabataan ko pa yon, dalawa lang kami ng kapatid ko, si Dandan. Wala pa yung mga sumunod na mga kapatid ko. And then bali magtitinda ako ng balot, and then nagbabike din ako, nagbabasketball kami. Ang Pampanga kasi ang pinakalaro dun sa lugar namin ay basketball, pero mostly talaga basketball yung pinapanood namin, kagaya ni Jojo Lastimosa, Jaworski, Alvin Patrimonio, mga matagal na yon, bata pa ako, elementary. So nung ako naman yung nag-high school, elementary din ako, ng grade 6 naman ako, sa Lucena City, doon ako nakatira sa lola ko. May mga tumira din naman sa amin, taga Pampanga, magtitinda sila ng pisbol, kinakaaba yun, maraming kapampangan na doon. Tapos yung sa kabila naman, na apartment, kikaaba din yun, mga nandun naman gumagawa ng basket. Nagtrabaho din ako doon, handicraft, yung paggawa ng basket. And then, natutunan ko din yung gumawa ng parol. And then, ako, gusto ko sana, kung luloobin talaga ng, kumbawa, luloobin talaga na may, kung hindi naman kaloob o mangyari, vlog na rin naman, content na rin. Kasi sayang naman kasi yung mga ganito. Ito, gusto ko siyang isabit, and then, makagawa ng ganito. At saka kung may pattern naman siya. And, syempre, yung malaking parol kasi, kasi mas maganda kasi yung pinaghirapan, hindi yung binili mo na lang sa nadadaanan sa SM Lucena, yung may mga ilaw na. Yun talaga nga, yung sariling gawa ko. And gusto ko yun, yung i-vlog ko siya, gagawin ko siya, and then i-display ko na lang sa parke ng kung saan nakatira yung nanay ko, and kung saan yung bayan na nakatira yung nanay ko. So, ako naman kasi, madalas din akong basta totoo naman yun. Yung kapitbahay namin, na sila, yung mga pangalan nito, sila Ma'am Lagrosa, ang asawa nun ay basketballista. Yung mga anak ni Ma'am, ako ang gumagawa ng parol. Nag-aaral sila sa West 1, and ako naman ay sa West 2. Ako yung tagagawa ng parol. At yun ito to. Kung bawa, magsasabi naman ako ng kasinungalingan, yung dila ko, yun yung may pagkakasala, and dagdag sa kasalanan ko yun. Promise, ako yung gumawa ng parol doon. And then, yung ako naman yan, kaya tumaas yung grades ko nung, grade 4 ako, ginawa naman ako nung tiyo ko ng thermometer, weather, yun na ikot, yung north, east, southwest, yung ganun. Nakaimutan ko yung pangalan. Ginawa ko ng tiyo ko, kaya si tiyo, pinsan buo ng nanay ko, si Kuya Ambet, kaya tumakas yung grades ko. And then, yung may mga subject kami, yung technology, home economics, puro paggagawa ng pundo na, yung mag-ipon ka ng mga tela, tapos gawin mo siyang, project namin, gumawa kami ng duck, tapos mga ano lang yun. Isa ako sa mga more in talagang, yung skills ko naman talaga ay handicraft. Pero hindi ko, nung bata pa ako yun. Then, may ligas ako sa magkuteng-teng ng mga gamit-gamit. And, yun nga lang, kulang lang talaga sa mostly, bata pa naman talaga, yun na talaga yun. So, yun lang naman, kung gusto kasi yung itayo to. Maganda rin kasi yung, sa pagdating ng December, meron bang Pasko, yung ramdam mo na yung mga ilaw, nagniningning, maganda siya pagmasdan sa gabi. And, ako din, kung may mga may mga ilaw ako, gusto ko siyang mostly talaga nagkaroon ako ng pera, pero yung gustong gusto kong bilhin, hindi yun nabibili ko. And kapag
wala naman akong pera. Nagilista ko ng mga bibiling ko, pero hindi naman siya napapriority. Kasi dumating kasi sa mga pagkakataon na, na iba yung talaga yung ano. Kaya pinakamahalaga kasi, kapag mayroon kang kagaya ko, priority ko yung ganito, yung malalaanan mo siya ng budget, yung bibilin mo sa buhay mo, ano, yung top priority, di ba, pagkain, ulam, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambawon ng anak, yun yung mga top priority. Then, second priority mo yung ano, plan, yun naman yung ano, yung makabili ka ng tools sa bike, makabili ka ng solar, makabili ka ng submeter, yun naman talaga eh. Minsan kasi, pinaka maganda kasi, nakikita mo yung gastusin mo. Kasi kagaya sa mga magsusugal, sabi nga daw nila, ang marami akong nakwento na ang kinikwento nila yung pagkapanalo nila sa sugal, pero yung talo hindi nila na, hindi nila kinikwento yun kasi never ka naman na magkwento ng tungkol sa pagkatalo mo eh. Pero ako kasi, yung mga kinikwento ko, eh, gusto ko siyang bilhin pero hindi ko naman siya nabibili and yung nagiging iba yung priority ko. Pero ako kasi gusto ko yung talaga magkaroon ako ng submeter kasi kung ano yung nagastos namin, yun lang yung babayaran namin. Mahirap kasi kapag meron ka din namang kasama sa buhay o kahati na na magreklamo, ay ba't yun ganito ganyan, so magkakaroon ng inggitan. Yun lang kasi nagiging dahilan lang kaya nasisira yung samahan ng magkakapitbahay o kaya yung kahit naman sa magkakapatid eh. Halimbawa, yung kapatid kay Galante, ako naman ay maisip sa mga bayarin, hindi mo mailis na magkatampuan, magkasakitan, mag-away-away, kasi magkakapatid kayo, minsan talaga, ganun talaga eh, meron naman mabait. So, yung, meron, kailangan mo lang lawakan yung pang-paisipan mo, kasi minsan kasi, putang ina mo kuya, ako naman nagbabayad dito, ay po na, eh, di ba, merong ano, merong mabait, merong hindi. So, minsan kasi, minsan kapag kulang ka na sa financial, talagang minsan nakapagsalita ka ng masakit na ako, masakit din ako magsalita sa kapatid ko, minsan nasasabihin ko, ay ganyan, pero minsan kasi kailangan mo lang unawain yung sinasabi niyo, bakit niya nasasabi, una, walang pera, minsan walang hanap buhay, ang hirap kapag wala ka hanap buhay, madaling mabait, madaling bumait kapag may pera ka, pero pag wala ka talaga, iisipin mo talaga, magmasama ka ng ugali, kaya nasasabi mo yun, dahil gipit ka rin talaga. Kaya siguro ano, yung iba, dahil sa kagipitin na nasisiraan sila ng ulo, nadidemonyo, nakaagawa ng mga bagay na hindi maganda, pero pagdating ng ano, nahulasan ka na, isipin mo, kung nga ba nagawa yun? Ano, nakapagsisi. Kaya minsan kasi kailangan alamin lang natin yung ano eh, yung maging ano, maging malabo ang pangunawa. Pero minsan kasi pag wala ka ng pangunawa talaga, nakakagawa ka na ng masama eh, biri mo, kapatid mo, nagawa mong pagsalita ng masama. Diba, iwin na sabi mo na, wala na, isin masira na yung relasyon nyo, kahit nga sa kapitbahay, sa pumpiso nga na nag-aawin eh. Nakita ko nga sa jeep, matanda na eh, nakulang ang binayad. So sa unang ano ko, sa isip ko, itong ano, yung driver na yun, sampo, kulang na yung dos, hindi pinayagan yung ano, yung matanda, dos lang, eh wala, kung ako may pera, babayaran ko yung dos eh. Yung pala, maraming beses na ginagawa ng matanda na pagsakay niya, kulang na lagi ng dos ng dos. So, hindi mo din masisisi yung drive kung bakit nagsalita siya ng masama doon sa taong yun. Diba? So, minsan kasi yung pagiging mabait natin sa tao, minsan talagang abusado eh. So, yun lang naman for the vlog. And kung ang bawa, magawa ko to, thank you. Kung hindi ko naman siya magawa, sorry na lang. Pero, yun talaga yung sinasabi kong isa din sa mga talent o skills ko na nakasanayan ko ng bata. And in my elementary ano, history, ay makikita mo doon sa grades ko, nung makikita mo yung aking transcript record, mismong home economics yun, technology home economics, mataas ko yung grades ko doon. And may science, dahil masipag naman tayo mag-aral. And yun may papakita ko na mataas naman po yung grades ko. Meron akong mga subject na mahina ko, sa English, sa math, and then without, sa ibang subject naman, okay naman ako. Pero sa personality ko, parang may something-something na, ay parang ano to ha, ganyan-ganyan. Pero siguro, yun yung talaga yung aking ugali. And, siguro, nung nag-aaral ako, kulang ako sa financial ng support ng magulang ko. Kaya hindi rin naman ako nagpaka-dalubasa sa pag-aaral. Kasi ang hirap kapag mag-aaral ka, kulang ka sa kain, kulang ka sa baon, kulang ka sa gamit, tapos yung pamilya mo nag-aaway-aaway pa. So, hindi magiging maganda ang takbo ng pamumuhay. Pero nakakatulad na sa ibang mga bata na nakaranas ng ganun buhay, makita mo kahit nag-aaway yung pamilya nila, nanay nila,
nagtatago na sa utang, yung nanay nila nagiinom. May yung talagang tao na kahit hindi nagpapa-apekto sa problema ng pamilya. Kaya doon ako proud na proud. And iba yung naman yung sitwasyon ko nung bata pa ako na parang lahat na yata ng problema sinagip ko na. And hindi naging maganda yung ganong klase ng ugali. Kasi kapag ganon yung ginawa mo sa kagaya ng experience ko, hindi siya magandang ehemplo. Pero nakaka-proud yung ibang tao na naging matalino na hindi nagpa-apekto sa problema ng paligid niya. Doon ako umahanga kesa sa akin. So yun lang naman, yung pinaka-importante kasi yung nakapag-aral ka at may natapos ka, kahit sa kabila ng lahat na tumira ka sa kamag-anak mo, nilait ka, pinagmalupitan ka ng salita na parang below the belt na, at pinakamahalaga doon ay kahit na yun ang dinanas mong galing ka sa ganung pamilya o kamag-anak, nagtagumpay ka pa rin. Kasi sa lahat ng dinanas mo, naging parte siya ng buhay mo na galing ako sa tiyahin ko, minaltrato ako, pinagalitan ako, pinahirapan ako, tinipid ako sa kuryente. Dapat mo rin naman silang pasalamatan. Kasi yun yung naging magiging sandata mo kung paano ka nagtagumpay sa buhay. And with that, naranasan ko din yung mga ganung bagay na tumira ako sa ibang tao na napagsabihan ako na ba't yung gumagamit ang kuryente? Gumising nga po ako na madali para mag-review ako. Kaya yun ang maging basihan mo na yun ipinadanas lang sa iyo para maging example mo yun. Kung magkakaroon kang trabaho, marunong kang marap, marunong kang mga tuwiran, at kaya mo ipaglaban yung sarili mo sa kabila ng pinagdaanan mo. Yung pinaka-importante kasi doon ay marunong kang sumagot. Kasi kapag ikaw ay tinatapak-tapakan at magiging walang kaibuka, may mga pagkakataon pa lang doon sa loob ng tahanan mo na ginaganong ka ng kamag-anak mo, ay hindi rin maganda yung maging tahimik ka. Meron naman kasing nakakabuti maging matapang ka na pagsalita ka. Meron kasing salita na yung marunong kang marunong sa tao ay paglalaban mo yung sarili mo. It's a good personality, pero minsan naman, minsan mas maganda lang tumahimik ka kasi sa dami-dami mo ng salita, hindi na rin pa nagiging healthy yung mga bagay na sinasabi mo, magiging daan pa yun para mas matindi si club ng pag-aaway nyo. And siguro nung ako'y nag-aaral, naging ganun din ako na maging yain na kahit anong sabihin sa akin ng mga kung saan ako tumira, kasi may karapatan silang sabihin dahil dun lang ako tumira sa kanila. And yun yung naramdaman ko, pero kailangan pala maging bukas ka rin sa kalooban mo na tanggapin yung bakit yun ang naging nanay mo, bakit yun ang naging kapatid mo, bakit yun ang naging nakasama mo sa buhay. May mga part na dapat mo din silang pasalamatan kasi yun ang naging bahagi ng buhay mo. Depende lang sa interpretation, depende rin sa pagkaunawa mo. Kasi kung lahat yun idadamdamin mo, yun ang magiging malaking problema kung bakit hindi mo malampasan yung mga pagsubok sa buhay. Kasi lagi kang nakatuon sa nakalaan, sa nakalipas na panahon, hindi ka tumingin sa bago. And yung kinikwento ko lang ay naging bahagi din ng buhay ko yung mga ganung pinagdaanan ko. Kaya naging siguro, naging masigasig ako sa pag-aaral. And with that, kahit na may natapos ako, wala pa rin ako napatunayan. Kasi nga, hindi naman basta-basta mag-bis umundad eh. Di ba rin yung umawa, anak ka ng mayaman, tapos ano, yung nanay tatay mo may kaya sa buhay. Kahit mag-anak na mag-anak yun, meron na silang ipapamana sa magulang mo. Saan? Meron ipapamana yung magulang mo doon sa anak. Pero kung with that, kagaya ka rin ng buhay na kagaya ko, mamatay man yung magulang ko, wala na may pamamana sa akin. Kaya kailangan magsikap din talaga. Hindi ko ka dapat magpasalamat yun, isinilang ka sa mundong ito dahil ikaw yung naging anak nila. And with that, kung naging tao ka na, lahat ng mga problema dumating sa buhay mo, magpasalamat ka rin sa nangyari sa iyo. And napakasarap kasi maging tao sa mundo eh. Kasi kung halimbawa, gumawa na niya tatay mo ng isang tao, nagbunga yung pagmamahalan mo, and kung hindi ka naman binuway, baka ipinahid ka lang sa kumot o pinahid ka lang sa tissue paper. So, salamat dahil naging tao kasi may purpose yung buhay mo. Ako man, dati iba yung pangunawa ko, rebelde ako, kasi yun yung nakikita ko na mga negative things na nangyari sa buhay ko. Pero, papansinin mo pala, dapat ka pa rin magpasalamat dahil sila yung naging magulang mo, sila yung naging kasama mo sa buhay, and yung pagiging totoo mo na sinasabi mo yung ito, ano yun, nagiging kuslat ng, minsan kasi tao na yun talaga ang nagpapakasama sa pagkatao eh. Mismong hindi sila marunong makinig, hindi sila marunong umintindi. Kaya yung pagmamalasakit ng iba, ay hindi mo makukuha yung
minsan yung pagiging, ay ano, ang nanay ko yung masama, ang tatay ko yung masama, kailangan maging masama din ako. Dahil pag naging masama ako, masama din sila. Pag ganun kasi yung ginawa mo, kagaya nung dating ginagawa ko, wala kang mararating sa buhay. Pero kung ginawa mo, baguhin yung takbo ng buhay mo, may mararating ka. Ano man yung meron ka, ako, ang damit ko nga lang. Yung damit ko nga lang, madumi yung damit ko eh. Pero, minsan may isip pa parang, yung ibang tao, may kayang ano, may mga pamana sa mga anak nila, may mga, yung mga nanay nila, may pamana sa mga anak-anak. So, pag kasi ganun ang iniisip mo, magiging ano ka, magiging hindi ka naka ano, parang lagi kang may inggit. Yun kasi yung dati naranasan ko. Pero with that dati, naisip ko na, ano pala, huwag mo isipin na anong wala ka, ang isipin mo yung anong meron ka. Kahit ganito ang damit ko, ang isip nila, ay hindi nagpapalit ng short, hindi nagpapalit ng damit. Hindi yun eh. Siguro ano, may mga tao madali mong isga kung anong meron ka. Pero with that, ang mahalaga lang naman, maging totoo sa buhay mo. So sa video to, yung masama at masamang comment, o mabuti wala namang pinagkaiba yung paborito ko yung sa mga channel. So yun lang naman, and thank you for watching my vlog. Bye!